So, magandang araw po sa lahat. Meron po tayo ngayon dito na hawak na isang package galing sa Red Moto Shield, no? Malayo-layo ang pinanggalingan nito. Solano Nueva Vizcaya pa, no? Mag-isang linggo na rin. Ngayon nagkaroon tayo ng konting time para install siya. So ano ba ang laman nito? Laman po nito ay, tara, samahan niyo po ako at bubuksan natin siya. Lantalin yung ano natin, cutter. So balot na balot po, sinecure po talaga siya para iwas gasgas. Kaya din natin masugat kasi isang kamay natin nakahawak sa camera, tapos isang kamay yun yung sinambubukas natin. So ito yung rust guard na napili po natin dahil maraming type ng rust guard po si Red Moto Shield. At bago ko siya binili, nagbasa-basa tayo ng review kay Red Moto Shield. At maganda po yung naging feedback. Maganda po yung mga naging feedback ng mga nakabili na, no, at nakagamit. So yung binili natin pang ADV-150, bali yung kinuha natin ay half lang siya. Ayan, papakita ko sa screen anong itsura niya. Ayan, ganyan po. So half lang siya dahil hindi ko, personally, hindi ko masyadong type po yung buo, no? Meron silang buo, maganda rin siya, pero ayaw kasi masyadong mabigatan din yung ating motor eh. Kaya pinili natin is yung ating half version lang. Ayan. Tapos isang reason din kaya tayo bumili no, maglalagay ng ganito. Pag sinabi kasi yung crash guard, di ba, na totally naman ipoprotect yung motor mo sa mga crash. Ayan. Kung mamaya papakita ko yung ADB kasi yung pinaka step board niya, medyo maliit, medyo maliit po yung step board niya, so nabibitin yung paa mo lumalabas. Kaya kung minsan nakalabas talaga siya, so kailangan madagdagan yung maapakan ng driver. Yun yung reason. Papagawin muna natin dito. Sabi meron na daw po itong formula. Hanapin lang natin, baka may suksok dito sa box. Wala rito, walang tornilyo, baka nasa loob. Sabihin mo na natin ito, bawal makulat. Bulat-latin na po natin siguro dito. Pwede hindi pa naka-ready yung ating mga gagamitin kasi hindi ko rin alam kung anong size. Hirap pala ng isang ano lang, walang nagka-camera. Ayan. Ang ganda rito guys, sabi sa review. Ang ganda daw yung finish ng ano eh, Red Moto Shield dahil malinis siya at matibay. So ano kaya yun, yung size daw ng bakal at uri ng bakal na ginamit parang naka-base doon. So ito siguro yung ano, ito po siguro yung mga tornilyo. Tingnan natin. Ito nga po. Ayan, yung cross guard guys, hindi rin po talaga siya nakakatulong para protection ng motor mo sa malalakas na crash, di ba? Alam naman natin yon kasi since ano lang to, modified lang, hindi siya talaga nakakonect sa pinakakatawan o frame ng motor. Ang meron lang po rito is nakakonect siya sa mga fairing. So kapag nagkumba yung motor mo,
tama rin, masira talaga yung ano, lalo na kung malakas yung mga fairings mo. Kailangan kukuha po ako ng ano, bunting, mga kailangan. Pause ko muna dito. So yun, may gunting na po tayo. Guntingin natin yung mga kayang guntingin. Balot na balot siya. So sabi ko nga, yung crash guard, isa pang pinaka purpose niya, kapag in-stand mo yung motor mo, kaya pin-arc mo, nagkaroon ng nasage, natumba, so kahit pa paano, protected po yung ating motor. Kasi ito yung punang tatama eh, di ba? Yung po siya. Hindi ko pa totally na visualize kung ganun siya kapogi. Pero dahil red motor shield to, eh, talaga naman, nakakapogi ng motor, di ba? So, nabili ko pala to. Ayan, lalagay ko sa video to. Nasa 2,500. Pwede na. Plus shipping fee. Meron siyang libreng sticker dito, guys. Oh. Ayan, shout out po, Red Moto Shield. Guys, natanggal na natin after ilang years. Ito yung itsura niya. Diba? Malinis. Makapal yung bakal. Okay naman po siya. Ganda. So, ABV. Ilagay na po natin. Galing na nga nito, madali lang naman tanggalin. Yan na. Kaya lang sobrang dumi. Tornillo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sukatin natin. Ah, okay. Kailangan natin ng pantanggal talaga dito. Kaya lang, hanap ako. Wait. So, yun po. Pumunta tayo dun sa shop ng kaibigan natin. Pinatanggal na lang po natin yung ano, tornilyo. Ito po yun. Medyo mahirap siya kasi nakalubog. So ayan. O ngayon, ilalagay na po natin. So ang kailangan nyo rito para malagay siya is kung ano na eh, screwdriver na. Piling ko kailangan ng washer. Kaya lang wala tayong nabiling washer. Hindi ko niya, plug and play lang naman po siya talaga. Kaya sa tingin ko kailangan talaga ng washer. So siguro ituloy ko lang ilagay para mapakita lang sa inyo yung magiging itsura niya. Tapos nalagyan ko pa rin siya ng washer. So, kailangan tukuran mo ng konti dito sa taas para bumaba yung ano, yung crash guard. Hindi siya nakaumbok. Nauumbok pa rin talaga siya. Okay.
dahil nga sa hito. Yeah.